Oh. Okay, eto na. Ito na adventure. Ito na ba? Ito na adventure. Ready nyo na mga camera nyo. Sayang yung drone, no, sir, oh. Palipad nga po tayo. Pwede po huminto. Stop po muna tayo. Ito po namin. Okay, ang ganda, oh. Good day sa inyo lahat mga fellow campers! Welcome back to our channel! For today's video, we will show you our second visit to one of the most beautiful campsite in San Marcelino, Zambales. We will also show you the challenging road to get to that campsite. Kaya nga din ba ng mga 4x2? And of course, we will show you what's new with this campsite. This is one adventure we will surely never forget. So, what are you waiting for? Sit back, relax, and enjoy! Good morning! Nandito na kami sa Petron Marilao para katagpuin ang ating mga kasama. Napagkasundoan ng grupo na magkita-kita na maaga dito sa Petron Marilao Index upang maabutan namin yung sunrise na malapit na kami sa trail ng campsite. Una namin nadatnan si ang inyenyerong lakwatsero. Si Sir Ron, nakasama naman si na? Ito Sir Glenn, tsaka si Ma'am Joy. Ma'am Joy, di ba? Tama. Yun na, dumating na. Yes, kumpleto na. Napagkasundoan din ng grupo na magdala na ng mga radyo. Madali ito para sa komunikasyon dahil magko-convoy at lalo na kapag nasa train na. Sa aming pag-alis, napagkasundoan din ng grupo na piliin ang ruta ng San Fernando, Dinalupihan, SCTex, then Subic. Mas malapit kasi ito at mas makatipid kami sa toll fee. Naisingit ko lang, tuwan-tuwa ako kasi dito sa dala naming radyo kasi nawala yung anto ko sa biyahe. After 2.5 hours, narating na rin namin ang San Marcelino Public Market. Dito na kami guys, San Marcelino. At tinatawagan lang yung contact namin si John. Si John, siya din yung aming guide nun eh. Ang unang punta namin sa Mapanuepe. Nandiyan na yung camera. Ito na kami. Nandiyan si John sa harap. Kami pinauna. Kasi kami daw hatak. Kung sakaling may mabala dyaw. Thank you po. Oh. Okay, ito na. Ito na adventure. Ito na ba? Ito na adventure. Ready nyo na mga camera nyo. Sayang yung drone, no, sir, oh. Palipad nga po tayo. Pwede po huminto. Stop po muna tayo. Ito po namin. Okay, ang ganda, oh. Natin sa Google Earth, ito yung aming pinanggalingan. Ito yung San Marcelino Public Market. Ito yung aming dinaanan na papuntang dike. At ito naman yung unang river crossing dapat na dadaanan namin. Kung makikita nyo, dyan palang malaki na rin yung tubig. Talagang lumalaki yung tubig talaga dyan. Kakatapos lang kasi ng bagyong karding na yan. So ang ginawa namin, pinaikot kami ni John doon sa gilid ng bundok na yan hanggang makarating dito sa part na yan. So diyan kami umihi, diyan din kami nagpahinga ng konti. Si CR lang yung iba. Doon. Tapos,
Mula dyan sa tulay na yan, ito yan, nakikita nyo. Dyan na kami nagsimula sa trail. Unang dinaanan natin sa road, yung dating unang dinaanan natin, hindi na lumapad siya. Kahit daw yung mga Nissan Patrol na naka-hardcore ang setup, lumulubog daw doon. Makikita nyo doon sa aming video, yan yung trail na dinaanan namin. Yan yung bundok na nasa gilid namin na maliit. Tapos, ito yung unang river crossing naman na dadaanan namin. Mababaw lang to, maiksi lang. Momentum lang. Dali naman nalampasan ng bawat isa ang river crossing na ito dahil maiksi lang at hindi naman malambot ang buhangin. Kaya kayang-kaya naman ng bawat isa, lalo na itong mga naka-Innova namin nakasama. Tapos makikita nyo, yan. Meron pa kami mga river crossing na dadaanan din. So ang pinakamalaking river crossing na dadaanan namin, itong part na yan. Dito sa river crossing na to, kami na ang unang sumubok na tumawid. Mas madali para sa amin kasi naka 4 inches lift kami tapos naka mud terrains na BF Goodrich. Sumunod naman ang crew ng I Love Camping Channel na sila Sir Randy. Ang tinurong strategy sa amin ni John dito kapag approaching ka ng tubig, kailangan bilisan mo ng konti para hindi lumubog yung gulong mo doon sa part na may tubig kasi medyo malambot yun. Pero kapag approaching ka na ng walang tubig, pwede mo na siyang bagalan kasi pag naman binilisan mo, pwede kang tumalbog kasi mataas yung part na yun. So baka masira yung mga under chassis components mo. Nakita mo yan, yung takbo ni Randy Mel. Atapang atao! Pangatlong nag-cross sila Sir Ron na kasama sa loob sila Ma'am Joy at Sir Glenn. By the way, ito po pala si Sir Mel na naka-Innova na silver. Nakakatawa tong taong to kasi game na game sila dito sa ating adventure. Walang takot. Ito naman po pala si Sir Dong ng ang Engenyerong Lakwatsero. Madalas na rin natin siya makasama sa mga adventure. After ng river crossing na yan, yan na yung pinakamalapad na river crossing. Susunod na mga trails ay yung medyo madadali na at patag na halos lahat. Meron na lang mga konting river crossing katulad niyan na malapit na halos sa Lolit Rodriguez Ranch. Sa mga masisela naman sa mga body paint ng kanilang mga kotse dyan, katulad ko, ihandaan nyo yung sarili nyo kasi meron kayong dadaanan dito na medyo masikip at talagang pwedeng magasgas yung inyong mga kotse. Pero sulit naman ang ganitong kaba pag nakita nyo yung mismong campsite. After ng tight squeeze na to, isang river crossing na lang pero mababaw lang. Sigurado mag-enjoy yun. Mahirap ulitin to. Sigurado pa rin sigaw. Oo nga, bagong gupit ka pre ha. Eto na tayo. Eto na ba ang campsite? Yan na. Ulitin mo natin. Balik tayo. Campsite, asan? Eto na, yan na. Yung streetline na yan. Eto? Oo. Game na. Our way into the campsite turned out to be very smoothly, and that's because of our very knowledgeable guide, John Alvin.
and also the participation and cooperation of everyone. And it was a memorable experience. Kurt, masaya ka ba? Nakabalik ka ulit dito? Ano masasabi mo? Ha? Kahul ka ng kahul kanina eh. Gusto mo na ba'ng tumakbo? Bawal eh, baka maligo ka ron eh. Nung huling naligo siya ron, ngate. Nag-rashes siya. Yan ha. So guys, dito uli kami sa Mapanuepe Lake. Ang malaking pagbabago, ayan, makita nyo, lumaki din yung tubig niya. Lumapit dito. Tsaka ito, lumaki din yung kanal dito. Dati maliit lang to eh. Ilatag nyo na. Isa pa nito? Ayan, yung nakatuping yan. Dahan-dahan, parang balik ko. Butik na. Narinig yung utot. Narinig nyo mga kaibigan yung utot. Ikaw yun ah. Grabe. Kaya lang nag-vlog tsaka utot. Napitigilan ko ba yun? Next. Ang galing muna nga natin para hagaang. Yun pala dapat ganun. Kapit muna bago yung paa. Huwag nyo muna ilalak. Huwag nyo muna, ito yung tensioner niya. Huwag nyo muna ilalak yung tension. Yun, mas mabilis nga pag hindi pa naka. Kabit pareho. Pasok na. Kaya muna mag-press siya. Ito yung pinakagitna. Oops! Kasi may pareho siyang lock na ganun. Dalawa. So ito, papasok mo ngayon. Ayun, gitna. Tapat mo lang yung butas na gano'n. I-focus mo. Focus na. Yun. Nakalock na yan. Walaw dyan. Ito na, babagsak to. Tapos na sa setup. Medyo natagal lang kasi nag-adjust pa. Gusto kasi talagang square na square siya eh. So nailagay na rin yung pinaka rain fly. Tapos yan, may tubong tayo dito ng konti. Ito, ibang pole yan ha. Galing yan dun sa top ko. Quechua. Tapos ito, nilagyan din natin ng extra awning. Nilagyan ko lang dito ng ito, galing sa Lazada yan. After all the process, this tent is definitely much easier to set up than our previous tent, with less poles and points to peg down. But one disadvantage of this tent, with all the parts in the bag, it weighs 22 kilograms. And so, with less time to set up, I can have more time to enjoy nature. Siya oh. Parang same size din ng loob ng tent namin dati. So gusto ko rito ito, may mga sabitan ng wire na ganun. Oh, ba dito. So ang problema lang dito, kung umulan siya. Sir. Ma, balot daw. Pag umulan siya,
hindi mo masasara yung mga bintana from the inside. So kailangan mo lumabas. Paano kung biglang bumuhos ang ulan? Siyempre kailangan mo lumabas. Diba? Para isara yung bintana. Mababasa ka ngayon. So yun lang yung reklamo ko dito. Kasi yung dating tent namin, nasasara mo from the inside eh. Puntahan lang natin uli yung aming Darche Xtender 25. Yun no? Pwede. Thank you Lord for this blessing. Ganda. Alright. Mamaya papailawin natin tong ilaw. Ay, papailawin ang ilaw. Paano ba yun? Yun uli oh. View. Alala nyo ba itong biyontog dati? So ito rin yung thumbnails namin eh, di ba dati? Itong spot na to mismo. Okay, ang pinagkaiba lang, malaki na pinagkaiba. Dati Montero, tapos naka-tent kami yung dome tent na buffalo. Buffalo. Ayun, naka-darche na kami, tapos naka-awning. Oo, nilakad ka na. Nilakad na kita kanina eh. Reklamo ko na naman. Yan daw ang seat niya. It's not good. Let's lie down. Uy, inangat-ngat niyo. Inangat-ngat na rin. Hindi, makawala yan. Tropod dish namin, oh. Oh, meron kami. Barbecue. Ano to? Chicken feet. Pare-pares tayo ng baon, ah. Barbecue lang ang difference. Meron din. Ano? May ganon? Ito si Machete. Nakaipo na. Ay, huwag dito sa tabi ni Sir Ron. Isa daw dito sa tabi na ano ni Sir Ron. Dito pwede po. Ano, ayan, mukhang pwede dyan. Yun o, bonfire na o. Yan tayo. Pwede ba dito? Mukhang meron dyan, oh. Kurt! Shhh! Tatanggalin niya yan. Kurt! Habaan mo kaya yung tali niya para medyo nakaka-roam-roam siya. Saan? Eh, gusto mo mapunta yan sa gusto mo barbecue yan? Hindi. Kahit hanggang dun lang. Nakatingin siya dun. Yun, oh. Maaari may tingin kami na sa kalayuan. Sa parang. Sabay biglang tumawi. Go, go with to daddy. Go to daddy. Oh, where's daddy? What's that, Kurt? Come here. What's that? Here. What's that? Dito sa'yo. Sige. Sana na. Ah! Oh my gosh! Oh my gosh! Mark! Ah, oh, paliliguan ko pa siya. Mark! Saka pala maligo guys. Kurt! Sa'yo maligo. Come here! Pati ako maligo. Hala! Magkaiba lang ng timpla. May pingin kanin ha, kung kanino man kung kanin nyo. Malata. Ako rin sa inyo kung kanin. Hindi napagsaing. Dahil kay Kurt. Oh my gosh! Oh man! Wow! Shit! That river! Oh, like! Shit. Oh god! Shit! Pare! So, this is the camping of a like, lifetime! Come on, I know, dude! Wow! Ay, teka lang! Marshmallow. Okay na? May marshmallow kayo. Kailangan nyo kay Sir Ron siguro. Ron! Yung 45K na.
Ligpita na. Kamusta naman? Tulog na tulog. If you are not a morning person, but you are in Mapanuepe Lake, you have to wake up early because you need to witness this amazing phenomenon called steam fog. This fog is essentially a ground-hugging cloud composed of tiny liquid water droplets. This particular fog, called a steam fog, forms when cold air drips across relatively warm water. The lake water evaporates into the air above the lake surface. The air is cooled and moistened, causing the dew point to increase. As the dew point approaches the air temperature, condensation occurs, forming fog droplets. The condensation further warms the air. The warmed air rises and mixes with the cold air above it, reaching saturation and causing more fog to form. Isang bagong makikita nyo dito sa Lolit Rodriguez Ranch ay yung mas maraming toilet and bath. Pero minsan sa dami ng turista, di maiwasan magkaroon pa rin ng pila. Sa itong Lolit Rodriguez Ranch, makikita nyo, itong part na yan, yan lang yung nakikitang lake natin dyan. Pero 10% lang pala yan ng kabuuan ng Mapanuepe Lake. Kaya malaking part pa ng Mapanuepe Lake ang hindi pa namin na-explore. Pero ganun pa man, nagpapasalamat na rin kami at napuntahan at nakita namin itong lugar na ito. Maraming tao ang hindi pa nakakita to, so we are very, very blessed. Mga taong nakasama namin papunta dito sa magandang lugar na to, tulad nila Sir Dong ng Eninyerong Lakotsero, kila Randy at ang kanyang buong crew ng I Love Camping Channel, kila Ma'am Joy at Sir Glenn, kila Sir Mel at ang kanyang buong pamilya, at sa pangalawang beses ko nang kasama dito kay Sir Ron. Sa mga biyaya na ating pinagsalu-saluhan, agahan, tanghalian, o hapunan man, sa lahat ng ating kwentuhan at tawanan, maraming salamat po sa inyong lahat at nawa ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa inyong lahat na masugid at matiyagang nanonood po sa aming mga video, maraming salamat po. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Jesus, sa Diyos ang lahat ng papuri.
isa pa. Si Kuya John na nagdadrive. Tulak na rin. Tulak yung bato. Baka maatrasan. Okay. Di ba kayo maatrasan? Gusto mo hila namin? Tulak ka! Tulak! Eto, lagyan natin ba to? Wait lang, wait lang! Wait lang, wait lang! O, game! Try nyo ulit! Meron na yung kabila. Ah. Ayan, pwede yan. Ay, masyadong mataas yung kabila. Pagpalitin mo yung bato. Pagpalitin mo. Yan.